Good evening, everyone. Nagkaroon po kami ng technical problem. Kaya delayed po ang ating kwentong buhay. Okay, so. Okay, good evening, everyone. This is Coach Mike sa Football Episode 3 ng Football Life. Good evening sa inyo lahat, mga ka-football, mga coaches, at mga kaibigan. Okay. So, ang football natin pag-uusapan ay ang kasama natin ngayon ay si Coach Aris Bukalan, ang aking magiging partner. Okay? Kumusta, Coach? You know? Medyo nagka-problema tayo sa internet pero we are on track. So, pasensya na yun. Po nag-aantay. I know may mga nagtanong na kanina. Hindi namin kayo masagot kasi nire-resolve namin yung problem. Okay. So, ito, tuloy na po and stay tuned sa kwentong football at kwentong buhay. Alright, so papasukin na po natin si Coach Jocax. Hello, Coach! Yun! Hello, Coach! Yun, oh! Kumusta? I'm good. Ayun. alam mo ng buhay sa probinsya. Laging handa. Anyway, props lang to kasi dahil sa pandemya masyado tayong stress eh. So kailangan natin ng konting kasiyahan, no? Pero ayun. Dahil sa pandemya, no, halos mga tao ngayon medyo stress. So kunting ano lang tayo. Okay. Nai-stress ka ba? Kunting make up lang sa buhay. Coach Joe. Coach. Kumusta, Coach? Bago ang lahat, magandang gabi pala sa inyo. Okay. Magandang gabi. Magandang gabi nga pala sa lahat ng mga nanonood ng Football Life. Kaya ito na po yung third episode namin, no? At least ngayon, nakasama natin ngayon si Coach Aris Bukalan sa yun. Episode natin. Na-miss natin. Hello! Medyo hindi talaga maganda yung signal, pero anyways, importante, nandito ngayon si Coach Joel. Okay, guys, sa mga nanonood, no, bago po tayo nagsimula, ang unang nangyari, si Coach Joel yung may problema sa signal. Okay? Nagkaroon ng brownout sa lugar nila. Brownout sa lugar nila. Ngayon, tumawag po kami sa kanya to check. Habang tinatawagan po namin siya, talagang ang makikita lang ng ilaw yung face niya. So talagang madilim. Okay? Ang sabi nga po namin sa kanya, kumuha lang po siya ng flashlight kaso nga lang baka merong mumu sa likod. Kaya nag-iisa lang ako sa bahay. Nag-iisa lang po kasi sa bahay. Pero after naman nun, kaya nagkaroon ng technical problem, ako naman po yung nagka-problema na wala yung wifi. Ayaw naman po gumana yung globe. Kaya medyo na-delay po kami. Pasensya na po sa mga nanonood o sa mga nag-aabang na mapanood si Coach Joel. So Coach Aris, kumusta ka naman? Kumusta yung pinagtahan mo ngayong gabi? Kita ba ako dyan? Wala. Oh. My long lost brother. Akala mo, ikaw lang ha. Sa kakaantay ko ng show na to, humaba na yung buhok ko. Okay. Napadaan tayo ng dilim, pare. Ito na nangyari sa atin. Oh, ano? Simulan na natin. Okay, simulan na. Simulan. Go. Coach Joel, kumusta ka naman dyan ngayon? Coach Mike. Okay lang. Until now, nag-a-adjust pa rin. Kasi, siyempre, dyan sa Manila, medyo magulo, no? Medyo maraming tao. Okay. Ha? Maraming mga activities araw-araw. Halos 24 hours yung mga tao dyan. Pagdating ko dito, abay nalungkot ako. Kahit na wala pang that time, wala pang pandemic. Nung pumasok ang pandemic, lalo akong nalulungkot kasi
wala akong makausap ng mga kaibigan ko kasi parang stranger na lang, stranger na rin ako dito eh. Hindi actually nakapag-uwi ako pero mga 5 days lang, pero ngayon talaga it's parang hello Coach Mike. Ayun. Nawawala-wala kasi yung signal ko eh. Nawawala-wala. Ba yung nawawala? Nawawala-wala yung signal ko ata. Okay. O, siguro mas maganda, ipakilala ko muna itong guest natin, ano? Siyempre, ipakilala mo muna. Oo. Kasi aside from idol ko siya, ginawa ko na yung pampahaba ng buhok para lang sa kanya. Ipapakilala ko, ano? So, itong guest coach pala natin ay former Kaya head coach ng 2016 that represented sa AFC Cup. Grabe, di ba? Correct. So, correct. Napanood kita doon nung na-interview ko noon na super idol ng 2019. Last year. Tama ba yun? Last year lang yun. And then, former head coach of Pasargad, UFL days. Yeah, UFL. Right? Yan. Correct. And then, former national player. Di ba? Former ASCAL player ka pala eh. And then, former futsal women's national head coach. No, hindi futsal. Football lang. Football, former football women's national coach. So, yung profile pa lang niya, matindi na. Kaya, ayun. So, nakilala na natin yung mga viewers natin dyan na nanonood ngayon. At least may background na tayo. May info na kayo kung sino itong guest natin, ano? So, ako ba, Coach Mike, ang matatanong muna sa oh, kanya? Sige. Ang unang itatanong ko. Coach Joel, sige. Oh, simulan ko na. Ano muna? Oh, kumusta ang quarantine natin dyan, Coach Joel? So far, nag-improve naman siya. Mayroon lang, hindi natin maiwasan eh, na from yung Miss San Carlos, no, na nandoon sa Cebu, talaga naghanap ng paraan na makabalik sa kanyang probinsya. Pero ang hindi maganda doon, bumalik dito na parang wala sa proseso. Prospect lang. Pero hindi talaga confirmed na talagang COVID ano siya infected. So, yung pagpunta mo dyan, Coach, kailan ka ba pumunta dyan sa San Carlos? So, si Coach Joel po, nasa San Carlos ngayon ha, yung mga kaibigan niya, baka akala niyo nasa Manila pa. So, ikwento mo naman yung pagpunta mo dyan. Actually, Coach, very timely lang siya na parang tapos na yung contract ko sa taon nito, Green Archers. And then, natapos na rin yung Luintay ko, no, as consultant. Actually, matagal na ko, 2 years ago, may sinabi na ako dito sa San Carlos eh, na siguro give me 2 to 3 years more at babalik ako dyan to help the San Carlos football program. So, nagkataon na tapos na siya. So, nung last February 27 at ang flight ko back sa dito sa San Carlos, yun, pagdating ko dito, siyempre naninibago ako. No, kasi hinahanap ko na yung mga dati kong mga tropa in
35 years na dumaan. Yung iba, wala na mga ngitin. Parang ganon. So, tapos by March, sa March, nag-lockdown. So, doon nag-umpisa yung ano? Doon nag-umpisa yung kalbaryo ko. Dahil wala masyadong tao dito. So, but anyway, Coach, pwede ako mag-shout out muna? Ayun, pero sige, yun muna. Dito eh. Oo, isa-shout out ko muna si idol ko rin to eh, si Elmer Lacknet Bidia. Ayun. Na sa Australia ngayon, idol ko yun eh. Ayun. Pero hindi ako naniniwala. Ngayon, sinabi niya sa akin, ako na daw idol niya. parang hindi makapaniwala. Tapos, dahil sa buhok mo. Oh, siguro. Tapos, shout out ko na rin si, ano, si Coach Maor. Kasi si Coach Maor nag-communicate sa akin eh, na he wants to listen ata kung anong pag-uusapan. Nagtatagalog kami eh, pero mamaya titingnan natin kung mayroon tayong sasabing English ngayon. Kasi ang sabi ko sa'yo, Tagalog kami eh. But anyway, gusto ko rin, ano, Coach, pwede bang magpasalamat muna ako? Kasi hindi ako nakapagpasalamat. Yes, naman. Pwede naman. Yung ano pala, kasi biglaan din yung pag-uwi ko dito sa San Carlos eh. Gusto ko rin magpapasalamat muna sa, ano, sa Luintay. No, Luintay Football Program, no, under ni Ma'am Chip Manlapas, no, management ni Ma'am Chip Manlapas at saka sa supervision ni ano ni Coach Mark Francisco. Nami-miss ko na sila eh, pati yung mga coaches. At saka yung tuloy si Father Rocky, Father Bester, Ma'am Ate. Yung mga taong mga bata na nandoon ako para tumulong din sa football program nila. Oh, yun lang muna sa ngayon, Coach, yung pagpasalamat. Baka mamaya mayroon yun pa akong maisip. Tama. So, bibigyan ka ng chance, Coach Joel. Bibigyan ka namin ng chance ulit mamaya bago magtapos yung show. Good. So, yan. Huwag kang mag-alala. Pasalamat, bibigyan ka namin para pasalamatan mo lahat ng mga gusto mong pasalamatan. Okay. So, Coach, sa second question, thank you. Ang gusto namin malaman, Coach, ano yung ginawa mo, no? Kasi paglipat mo ngayon sa San Carlos, ano yung nangyari sa'yo? I mean, ano yung ginawa mong step up? Kasi paglipat mo from Manila to San Carlos. So, paano mo siya inayos? De, i-reiterate ko lang, yung sinabi ko kay Coach Aris. Ano eh, actually may mga plans na ako na babalik dito habang kaya ko pang magturo, no, na fresh pa yung knowledge ko. Gusto kong magtumulong dito. Pero yun na nga, may mga contracts pa kasi ako dyan sa Manila. So ang sabi ko, nagpa-promise ako, kung matapos ko lahat ng contracts, siguro mag-decide na ako. For good, no? For good. Gusto kong tulungan. Actually may nagawa ng programa si Coach Jan dito eh. So parang iko-continue ko na lang at saka ipapalish ko na lang yung programa kasi may mga concern na nakikita na kailangan i-improve, no? Most especially doon sa mga coaches na nagti-training ng mga bata. May mga konting bagay lang na i-correct natin sa kanila. Kasi ang mga bata, di natin pwedeng i-rush sila eh, sa training nila. Eh. So it takes time. So yun ang mga concern na yun na papasukan ko. At saka yung task na ibinibigay sa akin na kailangan ko rin kung may knowledge ako regarding sa officiating. Sabi ko naman, actually, nagiging FIFA referee ako 1993. So, baka pwede akong makatulong din. Mag-update na lang ako sa PFF kung ano yung mga bago. Baka yun yung mga challenges ko na gagawin after COVID. Yun. Ang galing. Coach Joel. Coach. kasi ngayon, ang dami sigurong coaches, players na nanonood rin galing sa probinsya. Ang tanong ko, paano ka ba ano
paano ka napunta dun sa ano, sa Manila? Tapos tumagal ka dun ng 35 years, di ba, Kamo? Baka naman ma-share mo kung paano ka na-discovery, paano ka pumunta dun, di ba? Kung naalala mo pa. yun na nga eh. Kasi palapit na tayo doon kung kailan medyo mahirap na mag-isip o maalala ng mga bagay-bagay. Siguro pwede pa. Coach, ganito. Nag-umpisa ako from yung football career ko, nag-umpisa ako nung grade school. Kasi yung bahay namin, walking distance lang sa football field. Actually, yung area namin, yung San Carlos Milling compound na yan, ang daming sports, may basketball, may volleyball, may tennis, may ping pong, may bowling, may boxing, may softball, may baseball, may football. Actually, may golf din eh, pero medyo pang mayaman daw yun. So, nahulog ako coach sa football dahil sabi ng tatay ko, actually, nagbaboxing ako. Huwag ka na magboxing, magfootball ka na lang kasi masira mukha mo. So, nagpo-football ako. Eh, siyempre, yung height natin, maliit lang tayo eh. Typical lang tayo doon sa football eh. So, but anyway, nag-start yung football ko at age of 5. Oh, wala pa, coach. Wala pa yun. Laro-laro lang yun. And then, high school ko, football pa rin. And then, pagdating ko ng college, sa Cebu na ako, nag-aaral ako ng komersyo lang kasi hindi kaya yung grades ko sa engineering. Kaya nag-komersyo ako. And then, from there, medyo seryoso ang football kasi varsity eh. Almost 5 years kong naglalaro doon kasi hindi ka naman pwedeng pag-scholar ka, hindi ka pwedeng ano coach, mag-full load. So, 18 units lang, no? Tapos natapos ko siya in 5 years time talaga, 1986. So, from there coach, medyo strict ang magulang ko, tsaka tinutulungan ko rin sila. Kaya hindi ako masyadong nagjo-join sa mga national games dati, sa mga youth. No, one time na sumali ako, patapos na ako, graduating na ako, yung National League sa Bacolod. Yun ang pinaka-last kong laro sa national. Ang ngayon, unlucky, dahil bago pa man na nagkaroon ng national, mayroon kaming local tournament dito eh. Yung UAP din namin dito sa Cebu, nagkaroon ako ng konting injury kaya hindi 100% yung paglaro ko doon sa Bacolod. But anyway, pagkatapos ng college ko coach, hindi na ako nagfo-football kasi napagod na ako, biro mo since elementary to college. And then hindi ko naman alam na may mga clubs dati sa Manila. But anyway, nung pagpapunta ko sa Manila din, wala rin mga clubs na. So, pagpunta ko sa Manila ko, pagdating ko sa Manila, nag-apply ako. Siyempre, graduate na ako eh. Hang ko na yung shoes ko eh. Ayaw ko na. Pagod na ako eh. Ang hirap pala, coach, kung wala kang kakilala, wala lahat, apply ka lang, ganito, ganyan. So, ang nangyari, napadaan ako sa UST, coach. Tapos, nagsimba ako. Sabi ko, God, Lord, guide mo naman ako. Baka may trabaho na dyan sa unahan. Paglabas ko sa church, mayroon nagpo-football, varsity yung UST. Saka mayroon nakakilala sa akin at kilala ko rin siya, si Noel Sumosa, I remember. Siya nag-invite sa akin to play with the alumni. Sabi niya, di ba naglalaro ka dati? Oh, naglalaro ako. Tapos, pwede laro ka sa amin kasi kulang kami. Coach, wala akong gamit. And then the next day, pagbalik ko, gin-invite ako, binigyan ako ng gamit. Laro kami. Luckily, coach, siguro fresh pa ako eh. Fresh pa ba? Ilan pa yon? Mga 2 months pa ako na-stop sa football eh. Actually, hindi tinambakan. Natalo namin yung UST, yung varsity nila. Kaya si Coach Buling lumapit sa akin. Siya ang nag-invite sa akin na kung pwede mag-aral daw ako sa UST. Ang sabi ko, tapos na ako, coach. Kaya yun, napupunta ako sa Navy, kasi nirecommend niya ako sa Navy. Doon nag-umpisa, coach.
ang buhay ko sa football, sa Navy. So, hindi na ako nag-stop until naging football player ako ng tuluyan na. Ha, seryoso na sa buhay kasi ito na yung trabaho. Hanggang sa nakapag-officiating that time, hanggang sa naka-coaching that time with Ateneo, AFC, hanggang so on so forth, coach, ito na nangyari. Pinaninindigan ko na lang kasi parang nandito yung buhay ko eh. Ito na yung linya ko eh. So, parang kinuha ko na ulit yung sapatos ko at susuotin ko para sa yun, grabe yung yung kwento. Bago Coach Mike, bago pumunta kasi nabanggit na yung officiating, coaching. Pag muna tayong umalis sa playing. Kasi may nag-message I think nanonood rin yung mga kasama mo dati. Pwede bang i-mention mo daw yung mga teammates mo nung player ka pa? Saan? Kung sino yung naalala mo, coach? Saan? Anong team ko? Dami akong team eh. Ayun. So, yung mga maalala mo lang na matagal mong teammates. Okay. Sa college naman, kapatid ni Jude Carmona, si Romulo Carmona, mga Pumar, no, mga Tapia, mga pati si Himida, John Himida, mga sila Olipio, Marquez. So yun yung mga tropa dati na lumalaban na sa college time yun, ha, na unbeatable yung team na yun. Mga Ercito, mga Mondragon. Okay, and then sa kwa naman, coach. Sa diyan naman sa Navy naman. Nandiyan sila Boy ko. Nandiyan sila Maro, yung idol ko. Ayun. Yan. Oh, nandiyan sila Anthony, Nonong, Kakang. Yun yung mga matindi dati. Si Lolong, Coach Lolong. Yan. Yan yung mga kabats ko. Although yung service ko, yung time ko na naglaro sa Navy, naputol siya eh. Gawa nung ni-request ako ni late Chris Monfort na tulong yung PFF kasi walang tao. Andoon ako. Ako yung one man band doon sa PFF dati kasi walang nagtao sa PFF dati under nila Chris nung pumasok sila ni Chris. Kaya binigyan ako ng order na DS order na mag-work ako sa PEC through PFF. Doon ako sa PFF mag-work. Kumbaga. So, it takes mga... Coach? Yan ba yung... Diyan na ba nagsimula ka na mag-coach? Yan na ba yun? Kasi doon na, coach. Yes. So, daming questions sa'yo eh. Kung paano ka nagsimula mag-coach. Baka yan na yun. So, yeah, exactly. Sa kanila. Yes, exactly. Yes, exactly, coach. Pagdating ko doon sa PFF, parang parang ang mentor ko talaga si Coach Chris kasi ang sabi niya, Coach Joel, magturo ka rin. So, nandoon ako sa AFC, no? Sa AFC almost 25 years din ako doon eh sa AFC nagtuturo sa mga bata at Ateneo Football Center. Doon nag-umpisa, yun ang training ground ko as a coach. And then later on, I work also with Coach Chance. No, na yung women's niya dati, coach, available ka ba? Sabi ko, coach, baka pwede kasi may ang training ko sa Kuan, ang training ko sa Navy that time is hapon. So pwede ako mag-work sa iyo kung umaga ang training. So nakapag-work ako sa kanya mga almost 2 years din ata 'yon. And then later on, coach, sa PFF kasi ako, ngayon ang sabi ni Coach Chris, seryosohin mo na to, coach, mag-request na lang talaga tayo ng DS order kaya yun yung DS order ko. Doon din ako nag-uumpisa sa coaching with women's. Actually, nagtampo nga si Coach Van sa akin eh, bakit ako lumipat ka ng Ateneo.
Ang sabi ko naman sa kanya, hindi ako lumipat, coach. Nagkataon lang na lipat nilipat yung time namin sa training namin sa Navy ng umaga. So, nag-conflict na. Eh, tama-tama lang din si Coach Chris. Ginawan ko ng DS order. So, hindi na ako nag-report ng Navy that time. Tapos, bilang favor niya sa akin, inas niya akong tulungan si Coach Brax doon sa women's nila. While working with the PFF, hapon, MWF, naalis na ako ng earlier para mag-training. So, doon nag-umpisa, coach, ang career ko sa coach kasi napaka-presyon na trabaho pag nasa mga bata ka. And then later on, adjust mo pag nandito ka na sa senior group, no, sa college, medyo mas madali na lang. Kasi may mga basic na yung mga players eh. Mas madali na lang. Until such time na si Coach Chris, yun na lang kaya ng license. Para sigurado na. So hindi kami nagtagal. I'm with Coach Diding. Sabay kami ni Coach Diding kumuha ng C license 1996. So kabats ko sila Bob, kabats ko sila Bob Salvacion, kabats ko sila ano? Sila Loxine, yung matanda. And then doon nag-umpisa, coach. And then 1997, kinuha namin yung B. Ang pinaka huli yung A, it takes mga about kasi 2000 ano na nakuha namin eh. 2012 ata. Katagal, coach. Napakatagal yung A namin. Kasi kunti lang yung B license that time. Coach Joel. Coach Joel. Coach Aris, bago tayo mag-proceed do sa follow-up question mo. Medyo init yung Facebook natin eh. Medyo ang daming nag-aabang. Daming nag-aano, sige. So, merong babasahin lang natin kasi baka magtampo tong mga to, ano? Sige, coach, basahin lang. Nanonood nga pala si Ate Amelia De Guzman, no? Isang public teacher, public school teacher to sa Marikina, no? Sumusuporta rin sa ito. Tapos Giovanni Villagracia. Yes, yeah, Giovanni. Tropa natin yan. Tapos si Jules. Jules Gab. Pa-shout out Coach Joel. Jules Gab. Ang pangalan niya. Shout out. Shout out, Jules. Jules. Tapos. Jules. Oh, yeah. He's Gab. He's from Tuloy. Eh. Ah, Tuloy. Okay. Si Jules. Mm-hmm. Tapos si Coach Robert Nicart. No, Navy. Navy. Ang nga pala, bago, may tatanong ko sa iyo mamaya bago tayo magtuloy, no? Bago sa follow-up question ni Coach Aris. Yung asawa pala ni Coach Coach Dan Padernal nanonood. Si Ma'am Antoinette. Oh, ayan ha. Hey, Ma'am. Shout out. Alam ba ni Dan yan? Ayun, so alam na siguro kasi bago magtanong si Coach Aris ng follow-up question, ipasok ko lang yung question ni Coach Nicart, no? Maganda yung question eh. Ang sabi niya, sige, coach. Coach Joe, who influenced you? Who influenced you to be a coach? Sino raw ang nag-influence? Who influenced you to be a coach? Actually Coach Chris Monfort. Kasi ang sabi niya sa akin noon, coach, sayang naman yung knowledge mo, nagiging national player ka. Nagiging tawag nito, nagiging maayos naman yung football mo, yung experience mo, why not share it to young players? And at the same time, you have to kuna lang para sigurado ka na as a coach, take a license, sabi niya. So yun ang sabi niya. Doon ako nag-umpisa. Akin yun, hindi yun career dati, hindi siya career ang tinatawag noon eh. Akin lang. It's because someone was asking me to coach. Pero later on pala, I realized na gawin kong career ito kasi masaya eh. No? Lalo na pag nakaturo ka ng bata at natututo sa'yo. Maganda pala yung motivation. Yun yung ano, coach. Yun ang nag-motivation. Maganda yung motivation mo, Coach Joel.
May pahabol pa, oh, Patrick Martyr. My mentor, sabi niya. Patrick Martyr. Nasa Australia na ngayon to, no? Si Pat. Coach, wow. Ano yung follow-up question? Shout out, Patrick. Oh, shout out mo si Coach Pat. Ah, si Pat. Patrick Martyr. Nanonood din at sa, all the way from Australia to, eh. Coach Aris, yung question mo kay Coach Joel. Shout out, ha, Patrick. Coach mo yung camera mo kasi hindi kita yung buhok mo. Ako lang yung nakikita. Ayun. Oh. Ah, ganyan para pantay tayo. Yung tanong ko kasi nung bago ako sa Manila, doon tayo nagsama eh sa Ateneo Football. Exactly. Yes, exactly. Good. And oh, yung nung kinikwento mo nga na naalala ko tuloy, di ba? Kasi natin, Coach Diding, sila, yung mga Navy boys. Coach, so, Coach, shout out yes, yung mga coaches natin, Coach JP. Yung mga natin dyan, ano? So, ang tanong ko, napaka-seryoso. Siguro, ayaw nilang tanungin. Kasi mahaba yung buhok mo. Kailan, bakit ba, ano, bakit kalbo yung buhok mo? At yung mga pictures na flinash ni Coach Mike kasi ang gaganda, swabe yung buhok mo eh. So, patalastas lang. Sabihin mo nga, bakit kalbo yung ano, talaga bang ano, permanent Coach, na siya? Coach, sa lahat ng magkapatid, ako lang ata yung ano eh, na biyayaan ng ganitong buhok. Kasi ang mga kapatid ko, mahabang buhok sa side ng mother ko. Ang father ko kasi, medyo kalbo. Doon ako na. Hindi mo maiwasan yan, Coach. Oo. Tapos, kasama na rin yung stress sa coaching. Kasama yun. Ayun. So, hindi mo kasalanan, ha? Hindi mo kasalanan. Oh, ito na yung question. Coach, kasi nasa ano na tayo. In-explain mo yung playing, paano ka nagsimulang maglaro, how did you start playing, and then how did you start coaching. Now, can we ask, sino bang nag-i-inspire sa'yo? Sino bang iniidolo mo na, ano, na player at coach? Para naman makita namin bakit ganyan yung style mo, di ba? So, sino nga ba? Hindi, Coach, hindi ko alam ko siya kung kasi yung... Well, na-appreciate ko na ang laro nila Ronaldinho, Ronaldo, no? Mga artistic na player 'yun eh. Ngayon, presently sila Messi, no? Yung mga magagaling. Pero ewan ko kung sa mga millennial nga na players ngayon kung kilala niya na si ano eh, yung si Zinedine Zidane. Gusto ko yung coach, Zinedine Zidane. Kaya coach. Pala gusto, eh. Coach ko yung galaw niya. Joel. Mga panahon mo yun, sabihin mo ha? Yung mga panahon mo, ha? Oo, oh, yun. Panahon ko talaga yun. Ayun. Hindi din si Dan. Hindi ba si Pele yung panahon mo? Well, si Pele, wala, kwan, exceptional yun. Yung, itong kwan, itong si Sini si Dan, dahil si Pele kasi hindi nagko-coach eh. Ngayon si Dan, after nung playing time niya, no, na tapos hinire siya sa coach sa Real Madrid, ganda ng laro ng Real Madrid daw, ang performance nila na may mga binago siya noon eh. Nanalo eh. Gusto ko 'yan kasi simple lang siya mag-coach, straight siya, firm siya. Saka respetado. 'Yun yung gusto ko sa coach na respetado. Hindi naman yung gupit niya yung gusto mo, ha? Ah, malapit na coach doon. 5 years from now, medyo tapos na rin yun. So yung coach mo ba, inalin tulad mo rin ba kay Zinedine Zidane? Yung coaching style? Actually, may mga... Hindi. Joke style. Joke no, no, no. Hindi. Oh, may sarili akong style. No? Ang coaching kasi, may kanya-kanya tayong philosophy. No? Yun, which no? Is yung mag-fit sa area na
naman hindi naman kailangan sundin natin European style, no? May mga areas na pwede natin sundin. Pero if you want to parang improve our football, yung initiative natin, pwede naman natin, pwede natin gawin siya, no? Huwag lang tayong huminto sa pag-aaral ng coaching. Mga inputs ba, mga knowledge, ganyan. Tapos, it's how you help football in the Philippines. Yung bang initiative. Yan ang alam kong pwede tayo makakatulong sa football. Yun. So, Coach Joel, nabanggit mo na rin yan, ano, yung kailangan meron kang initiative. Ano kaya ano, may provinces na nanonood ngayon or kahit sa Manila, yung mga new coaches natin, kasi syempre ikaw, veterano ka na, ilang years ka nang nagko-coach eh. Anong mga piece of advice mo? Ano yung mga pwede mong maipayo sa kanila para tularan nila? Coach, actually, ano eh, based doon sa experience ko, being a player, and then later on, nagiging coach. Hindi, may kasabihan nga, Coach, no? Hindi lahat ng players magaling magko-coach. Saka hindi rin lahat mahina na player. Ikaw din, yung hindi marunong magko-coach. Ang alam ko sa coaching kasi, Coach, ano, yung hindi ka, don't stop learning. Kailangan kang mag-aral, tapos in, kasi may konting sakripisyo doon eh, no? May konting sakripisyo kasi kung magko-coach ka, ang una nating iisipin kung how much you earn. Wala yung coach, wala kang direction yan. After all, I don't think so na ma-continue mo yung football mo or yung coaching mo kung yun ang iniisip mo. Pero if you love football, no, tapos by heart, by time, bigyan mo siya ng oras eh. Hindi mo pwedeng hindi bigyan ng oras. Kaya nga may mga sabi-sabi ha, mga dati naming mga instructors, tinatanong kami, who is your number one team? Who is your bom. Sabi ko, mine is Brazil, mga ganyan. So yung instructor pala yon, I don't just want to mention his name. Sabi niya, me, my number one team is my family. Which is true naman, Coach. Kasi nangyari sa buhay ko yung coach. Dahil sa coaching ko, minsan nakakalimutan ko yung family ko. They're waiting pala for me. Nakakalimutan ko, Coach. Kaya payo ko rin sa mga coaches na kung gusto niyo mag-seryoso sa coaching career nyo, ibabalansin natin siya. Yung family natin, coaching, family coaching, ganyan. You have to balance. Or later on, mahulog sa wala, mawawala ang family mo. Yun lang ipapayo ko, Coach. Kasi hindi ko sila pwedeng ibigay sa kanila kung ano yung strategy meron ako. Number one kung pwedeng ipapayo sa kanila na you have to balance your career as a football coach and your family. Yun, Coach. Grabe. Pag ibibigay ko sa kanila kung ano yung philosophy ko, Coach, baka magaya. Coach Joel, Coach Aris. Hindi, sinabi mo na nga eh. Oo. Kasi... Iyak na ako eh. Coach Joel, Coach Aris. Coach Joel, you've been speaking... Hey, Coach. You've been speaking English a while ago. So, since you're speaking English... You know. I will have to speak English because a good friend of ours, Coach Maur Rosen, has sent a exactly has yeah. sent a question. So that's why, Coach Joel, in this question, no, we have to you have to answer in English, all right? Because Coach Maur sent this question in Facebook, so I have to mention it. Okay, so this is the first question pertaining to Coach Jokax. This is regarding the SEA Games, Coach. Okay. What were your main conclusions after SEA Games? Hindi akong mag-translate sa iyo. What are your main conclusions after the SEA Games
regarding to the Philippines men's team performance in comparison to Vietnam, Indonesia, or even Cambodia? Ganda na tanong. Yeah. Coach. Wow. Pwedeng i-translate ko ha, kung gusto mo. Sige, sige coach. Coach, this is my conclusion, no? Tagalog mo na lang. Hindi. Baka maintindihan ni Maur. Baka maintindihan. Sinabi ko sa kanya, Coach Maur, you have to understand us, you know na. So, ganito coach, ang conclusion ko is that lack of, for me, always the Philippine team, lack of preparation. Okay? And then, always changing players. Okay? And then always changing coaches. Okay? If we want serious football, we have to assign coach, a local coach, or maybe if you put foreign coaches as consultant. This is my observation. You put local coaches and then assign as a head coach and then ask someone like foreign coaches to be like a consultant only. That's my because for example we had local players na aspiring also to play with the national team. Okay, and then later on no chance to play. Why? Because of maybe the coach. So my conclusion is to Coach Maur is to if you want to improve our national team, we have to start now as early as now our young players, aspiring young players, maybe a good like preparation, good tournament with the youth, and then later on become a senior team. And then we can also, pwede naman yun eh, we can also ask players from abroad, but not 100, like 90% foreign players or field foreigners. So, ang conclusion ko doon, yung Vietnam, if speaking about Vietnam, I noticed Vietnam, I went there during our women's football championship, something like that. When I look at the program, they have like in Tan Long, they have like a house for the youth players. Doon na lang din sila nagsa-study, and then they have about 5 good pitches, good football fields, and then they are scholars. All of them are scholars. And then later on, when they become a senior team, and that's it. So preparation is more than like 5 years to 6, maybe 10 years, because they started the players very young. But ours, I don't know. I don't want to. I don't want to elaborate more. Coach Joel. Coach Mike. Yes, yes. So at least na mention ni Coach Joel. Ngayon naman, punta tayo kasi binanggit mo rin yung nasa elite na rin lang tayo. Si Coach Joel, he coach our Kaya team sa AFC. Yeah. Tama? And yun, alam ko, yun yung pangarap ng mga coaches eh. Tapos ikaw, you're able to experience it. Siguro yes, naman, coach, magandang i-share mo naman dito kung ano yung pwede naming matutunan, pwede naming mapakinggan. Can you share your experience doon? Kahit short coach, time lang siya, no? Oh, yes coach. I have good and bad experience, no, with Kaya. First kahit yung muna, good na lang, yung good sige, na lang. Sige. ganito kasi yung coach. Again, the team Kaya need the A license coach.
Okay, and then I think one of the heads of Kaya asking us a PFF and who are the A license coaches, and then most of them knew me na ako si Coach Joel, di nila alam na A license pala ako. So I receive a call from Kaya na, Coach, pwede ka ba? Sabi ko, for what? For ganito, because we're going to OFC. So, nirefer ko to sa ibang mga tao rin sa PFF. So, Coach, it's a chance. It's a seldom chance daw. Sige, sabi ko. So, pagdating ko doon, ano kasi, Coach, eh, mayroon na silang organization. And then, magandang organization, what yung pinakamaganda rin doon na na-observe ko sa kanila, na club talaga sila, no? Nandoon yung ano, nandoon din yung organization at saka yung sa management, and then ang mga players natin medyo mga mababait, magagaling, ano eh, disiplinado. So that's a good experience, no, sa part ko. Then when we went to the different countries, like in Hong Kong, ganyan, it's a good experience, Coach, kasi you are the head coach. Pero hindi ako nag-interfere masyado sa Kaya, kasi I believe na ano na sila. Kumbaga, ito na yung may sistema eh. May sistema, mahirap mag-interfere. So yung good thing doon is I experience, I learn, yun ang good thing doon. And then ang pinaka maganda sa lahat, ikaw ang head coach. Coach, no? In paper, ikaw yung head coach. Ang treatment sa iyo is special. So mayroong tatawagin ka kasi mayroon ng interview, conference, post game, pre-game interview, yung mga ganyan, Coach, respetado ka. So it's points ko yon, Coach. So nakikilala ka sa labas, and then pagdating dito it's a good experience. And then kasi ano lang to, Coach, isang league lang siya. So kaya I talk to, actually, pwede mag-mention ng name? Okay lang? Depende. Kasi, I told also, Chris, you have to take a license na. So, siguro na, I don't know, na-encourage siya, yung pagkakaalam ko eh. So, yun yung kinuha niya ngayon. Parang kumuha siya abroad ata eh. So, which is good, good news yun sa kanya, na kinuha niya yun, na hopefully, siya na talaga ang in charge yun sa kanila. So, ulitin ko rin, thankful din ako na ang trust ng Kaya, binigay din nila sa akin. Diba? Yes. Yung mga kasi nabanggit mo, Coach, yung mga trip mo, kasi alam naman natin na madalas yung biyahe mo abroad. Ano yung mga gustong-gusto mo pag isang Pilipino na galing probinsya pumupunta sa abroad? Ano yung mga favorite mong doon? Travel. Coach, ano yung maganda, Coach. Lahat ng mga country maganda kasi basta organized ng AFC, tournament ng AFC, kasi you'll be treated special eh. So pagka nandoon kayo, may experience mo yung lugar, no? Ang ambiance niyo, yung hotels, tournaments. Oh, yun yung pagka nilapitan ka na, ini-interview ka na, that's a good experience, pa. Once in a lifetime na may lalapit sa iyo. And then I remember na nandoon kami sa Johor, Malaysia. Na nakapag-shake hands ako sa prince, nakapag-picture ako sa prince, nagpicturan kami. Coach, good luck, Coach, ha? Pero yung team niya ang kalaban namin. Tapos pinalo yung nung hinakbayan ko na yung prince, pare. Bawal para yun. Ano nangyari? Napika ko ng bodyguard.
kinapik yung kamay ko. Kaya, oh, sorry. Eh, ano pala yun? Bawal. Bawal ko. So, hindi ko na... Kasi siya rin, sina, oh, bawal pala sa kanila yun. So, but anyway, that's also a good experience, ha? Na mayroong palang ganyan na tawag nito. Yung mga... anong tawag nun? Mga... Kaugalian. Na hindi pala pwede. So, it's a good experience also. Hindi natin alam kasi dahil... Meron ka bang favorite? Ibang bansa kasi yan. So, iba rin yung nature nila doon. No? May culture, may sarili silang mga kaugalian na iba naman sa akin. Siyempre, magkaiba tayo. Pero coach, pwede rin ako mag... Yes, Coach. Coach, pwede rin mo ako mag-share ng experience ko na hindi ko alam kung matatawa ka o magagalit sa akin yung... Regarding saan mo na to, Coach? Mga Malaysian. Ha? Yung when I was one of yung national team to eh, women's, na Coach Maro assigned me to fix the IDs sa mga players, and we went to the stadium, and then I'm not wearing any tawag nito jacket, pare. I'm just wearing my shorts. So hindi ko alam na malayo pala, akala ko mga 5 steps away lang yung kuhanan ng ID. So it takes us It took us about 1 hour to 30 minutes on travel para lang makuha yung IDs. So, nung kinuha ko na yung ID, nung nandun ako sa stadium, binigay na sa akin yung lahat-lahat ng requirements. Kasi nag-rush kami, I have to go back kasi may game eh. So, ngayon, patakbo na akong ganyan. Tapos, hihingi na ako, Coach. Pumunta ako sa CR. Diretso ko ganyan. Hindi ko alam yung maliit na tub na yon na maraming tubig. Ilamusan pala yung coach. Ilamusan ng ano, bago magdasal. Napaihiya ako doon, coach. Sabi nung janitor, no! Eh, wala na pa. Tumulo na doon. Takbo ako noon. Tinanong ko, what is that? That's the water for the prayer. Pero, yan ang mga experience, coach, na ang sarap-sarap ng experience na para sa Muslim pala, mga Muslim pala yon na maghilamos doon. E sa akin, inihiyan ko lang. Hindi ko alam. Coach Mike! Oh. Experience na lang yun, coach. Oh, bago mo tanungin, pwedeng shout out ko tong mga nag-comment dito sige. Sa live. Bago natin pasok ko question. Bago natin pasok. Oh, tapos yung kasi lumalabas na yung totoong Coach Joel eh. Baka mamaya. It's I'm just sharing like my I don't know kung what kind of experience noon. Is it one funny experience? Parang ganun lang ba, parang buhat part ng maganda yan life. Para pag paglabas ng ibang coaches later on. Ay, ito yung kwento ni Coach Joel. Iwasan ko to. Exactly. So, shout out ako kay Nelson Gasik. Wow. Oh, si Coach Nelson. Oh, si Coach Owel Marquez ng DepEd. So, andyan rin sa NCR. Shout out kay Spencer Galasa. Graduate din sa ano to, sa Italiano. And then ito si Coach si Gian Achacoso. Idol mo yan, ah. Hi, coach daw, sabi niya. Wala naman si Costanilla. Andyan ba si Jason Costanilla? Nandito sa amin. Andyan? Nandito siya. Oh, batukan mo raw, sabi ni Kian, para sa amin, ha? Okay. May babuyan siya, eh. Oh. Coach Mike, go. Meron pang umahabol ang shoutout, no? Taga CSB naman to, no? Kasi mga idol to si Joel eh. Idol si Joel, Coach Joel. Idol from Jay Torremocha. Oh, ayan. Oh, Torremocha. Torremocha. Tapos, sabi rin ni Coach Pat, ni Patrick Martin, no? From Australia, sabi niya, tumpak, coach. Ah, grabe naman. Kita mo naman yan. Tapos tawa ng tawa din si Coach Stewart from Cebu. Sumusuporta sa atin ngayon. Nickert. Oh, the coach Nickert. Oh, para idol ko rin 'yan. No, para nga pala sa lahat na nanonood,
ang kwentong buhay ay kwentong football, Coach Aris. Kwentong buhay. Buhay. Okay. So, Coach Joel, ito nga pala yung next question namin para sa'yo. Okay? Ito yung inaabangan din sa mga lahat ng mga coaches. Hindi lang sa mga coaches, pati mga players, pati mga parents na sumusuporta. Ano yung payo na pwede mo ibigay sa lahat ng mga bagong coaches, sa lahat ng mga nagsastruggle na mga coaches, at sa mga old coaches na rin, yung mga matagal na rin sa line of work natin na pagko-coach. Ano yung mga tips or mga advices mo na pwede mo i-share? Kasi ikaw yung veteran kung tawagin. Go ahead, Coach. Yun. Coach, ganito ha. Masaya sa football. Madaling kumita rin. Pero huwag natin kalimutang mag-save. Kasi ganito, Coach, kaya ngayong panahon natin, ngayon may pandemya tayo. Naintindihan ko, Coach, yung mga coaches natin na yung hindi regular, na hindi nag-work sa, kahit nga sa school ata ngayon, lalo na yung ano, per session na coaches, yun yung ano eh, yun lang ang siguro ang pwede kong maipayo na lang sa kanila kasi mga coaches na yan. Huwag natin kalimutan yung ano, yung kung anumang mayroon tayong kinita sa ating trabaho. Siguro ang mapayo ko na lang, magsisave din tayo, Coach. Kailangan tayong magsisave, no? Kahit pakunti-kunti lang kasi kagaya ngayong nangyari sa atin, wala na rattle na lahat kung ano, saan tayo kukuha, ganito ganyan. Kasi may mga, lalo na sa may pamilya, no? Yun lang may papayo ko, yung football nyo inyo yan. Kung talagang mahal nyo yung trabaho nyo, isipin nyo rin yung ano, yung future mo, kasi hindi lahat, siguro naman hindi lahat ng mga coaches nagiging coach talaga hanggang nag-retire, no? So may payo ko sa panahon ngayon, lalo na itong panahon nating pandemya. Ako, naintindihan ko yung concern lahat. Hindi lang sa football siguro, sa ibang sports, ganun din ang nangyari. So, siguro, generally, general na itong akin, kung ito yung career, na pinili natin, mahalin natin siya, pag-aralan natin siya, bigyan natin ng oras, at mag-ipon tayo. Yun lang ang pwede kong ma-share ko sa kanila. Coach Joel, naalala ko kasi bagong kasal si Chols, yung anak mo. Congratulations! Oh, thank you. So, nanonood si Chols ngayon eh. Nakita ko dito sa ano. So, Chols, congratulations ha. Yung tinuro ko sa'yo, may tinuro ako sa kanya eh. May video nga na pinakita ko sa kanya para alam niya yung paano maging tunay na family man, di ba? So, kung nanonood yung other coaches, binanggit ni Coach Joel, ano, yung importance ng pagsisave. Okay? Tapos yung unang explanation niya, yung family, di ba? Family first. Yun yung parang regret mo ba yun? Pero alam ko, panay ang banggit mo, tapos during our AFC sa Ateneo noon, kasama mo yung anak mo parate, nagtitraining, pati sa UAP, andun yung anak mo, kahit saan. So, yun yung example, good example na pinakita mo. Okay? Correct. Thank you, ah. Maraming salamat sa piece of advice. Actually, yun naman talaga yung kulang minsan, ano? Sa nakalimutan, Coach. Siguro, sige, dagdagan mo, Coach. Coach, ganito ha. Dahil ano na eh, dahil napunta na tayo sa mga anak-anak, eh yung isang anak ko pala, nagpapa-shout out din, yung si Jaylord, no? Villarino, yung panganay ko yon. Tapos, shout out na rin kay Charles, saka shout out na rin kay Jello. Tatlo yan anak ko eh, puro lalaki. At saka tatlo lang. Hindi ko nga alam eh kung talagang yun lang. Yun lang ang nagpapakita, Coach.
shout out doon sa special friend ko. Si Tracy Cordero na nasa Singapore ngayon. Singapore. Grabe. Parang pag-uusapan natin yung special friend ah. Coach, friend, ikaw friend, na rin yung friend na lang daw kami, friend na lang kami kaya special na lang. Parang hindi mo lang pa yung pinaka last part ha. Talagang siningit mo na ngayon, coach, kasi baka makalimutan mo pa no. Ah, siyempre, mahal natin yung tao, pare. Singit natin yung mahal, siyempre. Coach, actually andito sa question no, sa listahan. Coach Joel, i-share mo naman paano kayo nagkakilala ni special friend mo? Tapos ano yung mga ginagawa niyo pag magkasama kayo? Andito sa question. Coach, ikaw na lang muna natin yung i-confidential na lang. Yeah. hindi ko muna ayaw ko muna ibuyang-yang yung buhay ko, coach. Medyo may reservation ng konti. Coach Joel. Ma'am, mabanggit ko yung sinabi mo no, doon sa magsisave ka, no? Talagang tama ka doon kasi yung mga coaches ngayon, hindi naman lahat, hindi lang coaches eh, lahat, halos lahat naman. Yung mga na-experience natin, especially kung wala kang ipon, wala kang na-save, talagang mahihirapan ka, no? Tapos, may experience mo yung nandyan ka, para kang nag-aabang ka ng ayuda, kung mabibigyan ka o hindi, di ba? Yes, coach. So, tama yung coach na doon sa mga moments na kalakasan mo kung tawagin, talagang kailangan mag-invest ka. Meron kang naiipon para at least pag may mga maganito mga sakuna or mga pandemya, ready ka. Tama ko, coach. Tama, coach. Tama. Very good, coach. Very good. Coach, ano nga pala yung plano mo dun sa San Carlos ngayong 2020? Since ikaw na yung tumata yung technical director, tama ba? Pwede mo ba yung share sa akin kung ano yung, yes, yung programa mo at ano yung mga na-encounter mo na challenges ngayon? Kasi nakwento mo sa akin before na kapapasok mo pa lang, parang ka-outtaking mo pa lang, biglang pandemya agad. Mm. So, ano yung mga ginagawa mo ngayon? Exactly, coach. Actually, ngayon, coach, ano lang, nag-o-observe pa lang muna. Kasi kahit anong gagawin natin at hindi talaga pwede, mahirap. No? Mahirap lumabag. Dito sa local, may higpitang pinagbabawal na wala mo ng football. So sa ngayon, ang ginagawa ko, may mga programs na akong pinipreper supposed to be na kung na wala sana yung pandemya, nakapag-start na kami. Ang pinaka-task talaga, ay gusto ko na yung i-mention, coach, kung okay lang, yung mga bosses ko dito, yung heads ko dito. Sige, no? Sige. Oh, gusto ko yung i-shout out si Sir Marton Cui. No, siya yung actually boss ko dito sa San Carlos pagdating na dito sa programa ng football kasi very enthusiastic siya and is willing to help talaga football program in San Carlos. Noon pa. And then shout out ko na rin yung anak niya si Marty Cui. Siya yung bagong presidente namin sa San Carlos Football Club. And then the general secretary namin which is Tata Parel. Siguro familiar nila yung ibang mga coaches diyan kay Tata Parel. So ito yung mga grupo na until now we're just waiting for the signal kung kailangan na mag-start. So, and then siguro, we have to talk about how to start and then when to start. Coach, pag pinag-uusapan coach, when to start, meron na ba kayong mga procedure na pinag-usapan? Na plano nyo na ba siya? Siyempre, actually, coach, actually, delikado. Wala pa akong idea kasi ang instruction ng sa akin sa general secretary namin no, si Tata, sabi niya, coach, mag-call lang kami ng meeting, magko-call na lang tayo ng meeting kung ano yung dapat pag-usapan natin bago mag-start, bago mawala yung pandemya.
Actually, coach, yung ano dito, yung vice mayor dito, worried na worried siya talaga sa ibang sports. Kaya willing, kasi yung ang nag-start lang ngayon dito sa amin, yung tennis eh. Actually, nagtitennis nga ako eh, kasi gusto kong mami-maintain yung ano ko, yung physical condition ko ba. So nag-tennis ngayon. Ngayon si ang head kasi diyan sa tennis namin sa Sakata si Vice Mayor Creston Carmona. So ang gusto niya magka-cross training na lang yung ibang sports siguro sa tennis. Bigyan na lang ng basic kasi so far tennis pa lang ang ino-open na ino-open na pwedeng mag-start at saka yung badminton ata. So yung football wala, basketball wala, other events wala. So yun lang ang inuuna na sa ngayon yung tennis. So yung kuha namin yung vice mayor namin, siya yung may initiative na siguro i-cross training muna sila sa tennis. Ano, coach? Kung ano, coach Joel, kung sakaling okay na tayo, i-allow na nila yung ano ba yung parang follow-up sa San Carlos? Meron ba kayong parang gagawin agad kasi syempre matututo kami sa plano niyo diyan. Actually, coach, before the pandemic, mayroon kaming inorganize na under 19 supposed to be along Negros Occidental. Yun nga, hindi natuloy. Tapos supposed to be yung under 30 namin na mayroon sanang division meet ata, hindi rin natuloy. So hihintayin namin yun kung ano yung order sa taas, kung itutuloy yun o ipagpaliban na lang muna yun kasi nga nasira ang schedule. So siguro kung ako ang tanungin, mag-uumpisa kami, i-reorganize ko yung setup dito regarding sa clubs. Kasi napansin ko coach, yung mga clubs dito nagkakanya-kanyang gawa ng clubs. Tapos hindi nasa sanction dito mismo sa San Carlos City Football Club. Okay, kasi we are under NOFA, Negros Occidental Football Association sa Bacolod. So ang sa amin dito, inorganize namin dito, club lang siya base. So itong mga clubs ngayon coach, gusto ko mangyari lahat ng mga stakeholders sa clubs, kausapin namin, pag-uusapan natin dito kasi may mga clubs coach pumupunta ng Manila, lalo na yung makaka-afford na parents na mag-travel sa Manila. And yet, bringing the name of San Carlos and they are not sanctioned dito sa mismong city. So, kung ano man ang mangyayari doon, siyempre, liable ang city. So, ang gagawin ko, as part of my work siguro to, as technical, kakausapin namin lahat ng stakeholders na yan. Tapos, bibigyan namin sila ng role nila. Kung ano ba yung role nila as part of San Carlos program. Para involve lahat, coach. Para involve lahat. Kasi kung tutusin, coach, kung mag-select kami, ang clubs, magbibigay ng players sa San Carlos talaga team, napakalakas, coach. Mayroon pang ibang mga players na hindi nabibigyan ng chance dahil dito sa ganitong sitwasyon, coach, na kanya-kanya. So siguro ang pinaka-challenge ko dito, pinaka-crucial na trabaho ko dito, kung paano ko maisa lahat yung mga clubs. Okay, tapos pagka okay na kami, then we have to organize tournaments for them shouldered by the city, something like that. And then tuloy-tuloy siya, coach. And then sa plano ko, pagka under 12, gusto ko 5 aside lang siya. 5 aside lang under 12. And then pagka 13 up coach, gusto ko i-introduce na kaagad yung 11 aside sa kanila. Ayaw ko ng kuan, coach. Ayaw ko muna ng 7 aside, coach. As part of my kuan, may trabaho as technical,
kasi we're trying to improve football at sa area natin. So ito yung idea na naisip ko na pag 12 under, 5 versus 5 lang. Okay? Kasi para walang nakatayo, nagtatrabaho lahat yun, including the goalkeepers. And then sa 13 up coach, ang plano ko is to put up na kaagad 11 aside. Coach, para ma-introduce ko na sa kanila yung principle, coach. Yung principle sa depensa, principle sa atake, something like that. Para as early as 13 years old, may idea na sa tactical side sa football. Coach Joel. Yung coach, ano, kasi no, i-follow up ko, Coach Mike. Oh, sige. Tapos sunod ako. Kasi baka narinig ng other coaches, ano, minention mo na ayaw mo ng 7 aside. Baka naman pwede mong i-explain. Kasi yes, from 5v5 and then 11v11, para marinig nila yung ano, yung reason yes, coach. Doon. Yes, coach. Yun talaga ang ano, magkakaroon kami ng brainstorming and then later on workshop. Kasi coach, kailangan ko rin i-workshop yung mga coaches dito. May mga coaches, potential coach, may mga ideas. Pero may mga konting adjustment lang. No, hindi naman mali, hindi sila mali, pero may mga adjustment lang na pwede nating parang i-settled lang ba na parang ito imbes number 1 nagiging number 4. So, i-settle lang natin number 1 from number 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Hindi yung kasi medyo crooked yung number eh, nag-training ganito tapos pagdating dito imbes na magpo-progress, medyo nawawala ang progression. So, something like that, coach ba? Na parang sa mga bata, huwag natin masyadong ipupush kasi bata yan, let them play, fun lang. So yun yung ano, at saka sa oras, coach. Sa oras kasi minsan, siguro club siya, babae yung mga parents, gusto ang mga parents na masatisfied sila. Pero hindi, ang affected doon yung bata eh. Affected din yung bata. So you have to follow the program intended for yung age group na yan. Hindi mo kasi dahil nagbabayad ka, din gusto ni mo 2 hours talaga. Gusto mo 2 hours din, gano'n. So, isang area yon sa mga parents, nakausapin ko rin sila na mothers, ang mga bata at age of 7, 8 years old, ito lang ang oras nila. Okay? Pero we will make sure na mabibigyan namin sila ng maayos na training, na magkaroon silang fun, magkaroon sila ng good attitude towards the game, mga ganyan. Kasi disiplina ang i-emphasis dito eh. And then later on, pag maintindihan ng mga parents yan, ay wala kasi pinsan napapansin ko, ganun ang edad, nagtataktikal, nag-movements na hindi nila maintindihan yun. So, yun yung mga areas na i-correct ng konti sa mga coaches. Just let them play. Give them, ano ba, kumbaga, hayaan mo sila magkaroon ng ideas. And then ikaw, you were there as a coach to guide them. Okay? Kaya mas advantage, coach, mas advantage pag experience ka na coach. Kasi maturuan mo sila ng tama. Kasi ako, I believe, coach, ha, na yung mga coaches na para doon sa youth, yun yung mga coaches na nagkakaroon ng experience playing good quality playing experience. Kasi doon nila matuturo talaga sa mga bata. Tama, correct, proper, basic, mga ganyan. So ang area ko, coach, as technical, ito yung aayusin ko. Ipapalish ko lang ng konti yan. Na ito siya, coach. Bigyan mo lang dalawang exercises. After dito ko sa mga bata, coach, may reservation. Meaning, ng reservation ang mga bata for tomorrow's training. So, ganun ang kwan, coach. Yun ang mga areas na kailangan kong gawin, tatrabahuin para sa kanila. Hopefully, susundin. Yun lang naman. So, coach, meron pa rin kayong discussion kasi nabanggit mo kanina. Yes. 5 versus 5 then all the way. May 11. So, I think medyo mayroon kang six, yes, coach. 7 versus 7, tapos 9 versus 9. Siguro medyo maganda yung idea mo. Meron kang konsepto. Coach. So, i-explain mo pa rin sa kanila.
Ibigay ko lang yung who wants to organize 7-a-side, 9-a-side, nice, be it. No problem with me. Pero ang dapat ang susundin natin na programa, ito yon, to develop our players. Kasi coach, ito coach ha, based on our experience as coaches, as players ha, every situation coach ha, 9-a-side, or every situation, pag binato mo sa left side yung bola, coach, pag binato mo yung bola sa left side, apat lang naman ang involved eh. Apat lang ang involved all the time. Apat lang talaga. So pagka during the training, tama na yung 4 versus 4 plus the goalkeeper. Kasi ma-apply nila, pag sinabi nating mag 11 aside tayo, ma-apply nila yung 4 versus 4. 4 versus 4. Kasi in every area, in every situation, kung saan ang bola, apat lang naman ako dyan eh. Apat lang talaga. Mas gusto ko pag 4 aside sila kasi ma-apply nila yon pag ilagay mo sila sa bigger picture. Pag ilagay mo sila sa bigger picture, yung apat na yan magpa-function yan. Okay? Kasi kahit sabihin natin 11 aside. Pero ang 7 aside kasi coach, parang para sa akin it's more on like organizing tournament lang para lang may laro yung mga bata and then ganito ganyan. Pero if you want to develop football talaga seriously, ang 5-a-side is for me is the best numbers. Great one coach. Ha? Good input. I think sa lahat ng mga coaches na nanonood, so na-reiterate ni Coach Joel kung bakit 5 versus 5. So he wants more touches. He wants every player to get involved in the situation. So important siya na lahat ng mga bata ma-involve dun sa situation, especially kung isang side, tama coach? Kasi in the end, yes, sabi mo kanina, 4 players ang involved eh. So, at least lahat sila, yung apat na yun, parati silang kasali. Nakuha. Pero maganda rin yung idea mo na hindi mo sila dinidisclose na mag 5 versus 5 lang. Kung gusto nila mag-organize ng 7 versus 7, 9 versus 9, yes, be it. Open ka. Yeah. Pero it's on the form of tournament. Correct. Correct. Yeah. In-emphasize mo, yung training would be focused on the 5 versus 5 aspect. Okay. Yes. Okay, proceed to next question natin. Next question natin kasi, ito yung pinaka-recent mo, Coach Joel. Ito yung pinaka-recent mo as a head coach. Can you discuss to us or sa lahat ng mga nanonood sa Football Life kung ano yung situation mo when you came in the Green Archers United team? Kasi meron silang long-time coach, which is Coach Dolfo Alicante. So, since ikaw yung head coach, so paano mo na manage yung partnership niyo? As the yung coach. Yung situation na yan, coach. Kung ano rin yung mga challenges, pwede mo i-share sa amin. Kung ano yung mga challenges ng pagpasok mo dun sa team mo ng Green Archers United. Go. Yeah. Ang challenges lang naman, coach, nasa management 'yon kung ang management pag sinabi kasi mayroon na silang panel of coaches. No, umasok, mayroon na sila, no? So, it's up to the management pag sinabi sa management na coach, you have may hands-on ka na pwedeng ipasok mo yung philosophy mo. Yun ang mas favorable ako doon para ma-share ko rin. And then like sa same situation guys, coach. Like nangyari na experience ko sa Kaya, no? Actually ako okay to eh. Ang since na yung Kaya that time is parang first time na sumali sa AFC, siyempre normal na magsa-struggle ka. Pero it's a good experience as a player, as a coach, na magkakaroon ka ng experience ng ganun. So, mga challenges lang, coach. Yung bang nakikita mo parang may problema, and then
since na hindi ka masyadong involved, you are there because of your license, parang ganun. Medyo mahirap eh, kasi ako ang nag-a-adjust eh. Ako nag-a-adjust. But anyway, it's a good team na kagaya ng sinabi ko, na nakapag-experience din ako sa kanila as part of that team, as a club. Okay, it's a good experience. Ang kuwan lang, to be honest, yung pagpasok ko sa Green Archers, malaki ang respeto kay Coach Dolpo kasi si Coach Dolpo nagiging assistant coach sa national team dati. Nagiging player ako under sa kanya. So, ang respeto ko nandun. Ang pinapakinggan ko kasi, habang nagdi-discuss kami, minsan kasi pinapakinggan ko yung mga players kung ano yung sa loobin nila pagdating doon sa tactical side, sa game situation, ganyan. So ang inputs from the players o yung ideas sa players, kailangan naming kunin yun eh. Tapos pag-usapan. So may mga areas kasi, may mga philosophy na parang iba siya, iba rin sa akin. So since na ako yung bago, ako yung nag-adjust. And then later on, kasi pag consistent ka, marirealize coach, slowly marirealize natin kung anong klaseng teamwork talaga ang gagawin natin. So doon kami nagkaayos ni Coach Dolpo, nagiging maayos yung pagdala namin sa mga bata. At the same time, ang importante lang naman sa club talaga eh, magkakaroon ng harmony, nagkakaroon ng good relationship. Kasi sigurado yan, magtutulungan yan eh. No, walang doubts, dapat naintindihan lahat. So pag naintindihan lahat, kasi we had experienced that, hirap na hirap sa amin yung ano eh, yung series that time eh, kasi nagkakaintindihan kami lahat. Nagkakaintindihan kami ni Coach Dolpo, the coaching staff, mga players. So nahirapan sila, which is yun ang magandang nangyayari na magkakaroon ng ano ng inputs bawat isa, sharing ideas, kasi mas maganda yun eh kung maraming ideas, maraming matutunan ng mga players. So nangyari, nanalo kami, no, luckily nanalo kami, ganyan, nanalo kami, which is ikaw naman as part of the coaching staff, ma-realize mo na masaya na magkakaroon ng good result sa game. Yun. So Coach Joel, kung ikaw yung tatanungin natin, ano? Kasi nabanggit mo na rin yung nag-share kayo sa coaching staff. Mas gusto mo ba, kung ikaw yung head coach, mas gusto mo ba na ikaw parati nasusunod? Ikaw parati yung nagbibigay? Or gusto mo na even yung kitman, even yung physiotherapist nangingialam sa iyo or nagsasuggest ng ano? Coach, anong ganito, masasabi mo doon? Ganito coach, yung sa akin, no, kung ako ang in charge, may kanya-kanya kaming trabaho. Okay? Like for example, kasi at the end of the day, ikaw pa rin yung masusunod as a head coach eh. So binibigyan as head of the group, binibigyan ko, gusto ko na involve sila lahat. Na pagdating ng oras na kailangan kami mag-usap, so inputs yan, inputs. Okay? Kasi hindi lahat ko makikita ang situation eh. Hindi ko talaga lahat makikita ang situation. Gusto ko, kung ako man ang in charge, lahat may party, may role. No? May yung kitman namin, yung medic namin, may role sila. So, para smooth yung trabaho, alam namin kung ano yung mga trabaho namin. Para later on, konti na lang ang discussion, kumbaga. Mas madali kung may kanya-kanyang trabaho. Pwede naman coach, i-assign mo ang isang coach eh. Coach, take care of your defense line. I-check mo kung sino yung ano natin dyan. Tapos ikaw naman, ito. Coach, check mo yung ano nito. Pero overall, tinitingnan mo siya. Kasi hindi lahat ng situation, coach, magkikita mo. Ngayon, inputs yan sila. Coach, parang si ganito, medyo nga ganito na. So, ano yung pwede natin gawin? So, gusto ko, coach, open-minded. So, ang hirap, coach, ha, as head coach, ha, mahirap talaga. Lalo na pagbago ka sa team.
Hindi mo pa sila kilala lahat eh. Pero pag galamay mo na lahat yung mga players, kunti na lang yung itatanong mo sa mga assistant coaches mo. Kasi nga, kilala mo na lahat halos ang mga players. Pero pagka bago ka coach sa team kasi, medyo magsa-struggle ka. Kailangan mo, you need the coaches na who knows better than you. Kumbaga, in terms of yung kung kilala mo yung mga players. So yun yung mga kwan coach, yun yung mga na-experience ko na kailangan kong i-adjust din. Na hindi ko tipong ako head coach, ako ang mas magaling. Hindi coach. Yes. So may follow up ako diyan kasi may tanong ito from DepEd si coach Owell ano? DepEd coach siya. So ang tanong niya dito, what are the legal basis of coaches' responsibilities sa player? Gusto niya sigurong tanungin kasi sa DepEd nga gusto nating sundin yung sa AFC sa FIFA, sa PFF. So that iisa yung legal basis, di ba? I think sinagot mo na yon yung although not in a bad kinuha ka sa isang club sa isang tournament because you have the license, di ba? So okay. Ang tanong niya siguro dito yun yung DepEd siguro later on yung direction is dapat yung nakaupo na head coach doon or tatayo na team manager dapat meron siyang license, meron siyang credibility. Ganun siguro ano unless meron kang additional input regarding because, sa legal basis of coach's responsibilities sa player. Coach I think ano eh, marami na ring mga players ngayon na kumukuha ng education, no? Siguro, yun yung mga coaches, yun yung mga teachers, na coaches na, o players na naging teachers, na siguro yun yung mga, kailangan sigurong hanapin yun o gagawa ng mga datas kung sino sila. Kasi yun yung makakatulong sa programa ng DepEd. Kasi yun ang dilema ng mga technical sa PFF like coaches tayo na hindi kayo agad-agad makapasok talaga sa PFF asa sa DepEd kasi may mga teacher sila doon, no? Ang not unless kung ang DepEd mismo ibigay yung tawag nito yung hands ba kung pwedeng ang magha-hands on sana sa para sa mga players nila o sa mga estudyante nila yung technical kuan talaga. Kumbaga, coaches talaga. Pero kung gusto nilang kumuha ng license coach, kasi na-experience namin yan, mga teachers dati, when we talk up the C-license, kumuha sila ng C-license, hindi talaga sila pumasa coach. Kasi sa licensing kasi, ang mas malaki ang points yung technical side. Technique ba? Pagka theory ka lang, madali lang naman ang theory. So ang sa akin naman siguro, later on siguro maayos yan ng DepEd kasi marami ng mga players na kumukuha ng education na nagtiteach na ngayon. So yun siguro iti-trace ninyo, tracing kayo kung sino yun mga yun. And then give them also part doon sa programa ng DepEd. Kayo, like ikaw, teacher ka ngayon sa ano bang sayo coach, private school ka ba o public school? Public, DepEd. Coach Aris o public, DepEd, public school na ba? DepEd ka. Yes. So malaking bagay ka sa kanila. No, malaking bagay ka sa kanila. So dapat ikaw yung para sa akin, ikaw yung may say na ito gagawin natin at hindi. Kasi ang alam ko, ang DepEd kasi mayroon din silang sariling ano eh. Syllabus ata sa football eh. So hindi ko alam kung nagta-tie up na talaga yung PFF o sino bang technical para doon sa program ng DepEd. Wala akong idea doon, coach. Pero ang pwede ko lang masabi doon. Meron naman, oo. Meron na ba? So ang pwede ko lang masabi siguro, tulungan coach, tulungan kailangan ang DepEd makinig din sa technical people which is kayo yon. And then like ngayon, buti na nga yun nagkaroon ng pandemic, at least na-recognize yung mga ginagawa ninyo, ikaw Coach Aris, si Coach Mike,
di ba, ni-recognize kayo ng DepEd. Kasi kayo yung may idea eh, kung anong gagawin eh. So, ni-recognize kayo ng DepEd, no? Binigyan kayo ng recognition at binibigyan kayo ng parang task ata na gumawa ng programa para sa DepEd, lalo na itong pandemya. Coach. So, doon nag-umpisa, Coach. Coach Joel. Oh. Ang question pala niya, ano yung hangganan? Saan ang responsibilidad ng coach sa player base sa experience mo, ha? Ito lang masasabi ko, Coach. Pag coaching na, yun na nga sinasabi ko, i-reiterate ko lang. Kailangan mong i-manage siya. Kailangan mong mag-aral ka. No, keep learning. Kasi if you stop learning, you better stop coaching. So yun, hindi siya ganun kadali ang coaching. So kung magseryoso ka sa coaching niya, career niya or sa teaching niya, kailangan siya mag-aral kung ano pa. Walang katapusan yun. Keep learning, Coach. Keep learning. I think to follow up also, i-sum up ko lang yung sagot ni Coach Joel dito sa question ni depende siguro rin sa age group nila, di ba? Depende na rin kung pwede. Adult naman yan, kung professional team kasi yan, hindi ka na masyadong mangialam doon sa outside the pitch kasi bayad sila doon sa performance nila. Parang ganun, di ba? So pag grassroots naman, very much involved ka doon sa participation ng parents, yung support group. Mm-hmm. Parang ganun siguro. In terms of injuries also, depende na rin yan. Kung yung player na yan is hawak mo for a certain season, di ba? Yung injury niya, dapat involved ka talaga sa preparation niya, di ba? Tapos doon mismo So I think yun yung gusto coach, malaman. Matanong ko ulit. Sino yung yung nagtatanong? Ano ba yung teacher? Ah yes, coach? Teacher coach yan ng DepEd. Siya rin yung futsal Siya rin yung nag-ano ng futsal sa ano. Di, coach, ang pinaka-responsibility niya mayroon siyang sinusunod talaga na programa para hindi siya mawawala. Gagawa siya ng sarili niyang program and then kung anong age group siya, ay doon ka lang hasta. Pero kung may plano siyang mag head coach ng senior or like college, ibang usapan na naman 'yon. Yes. Basta ang gagawin niya kung ano yung age group niya, gagawa siya ng programa para sa age group niya para hindi siya mawawala. Coach Joel, Coach Aris. Yes. Thank you. Yes. Kung paano, tama naman yung sabi ni Coach Aris saka ni Coach Joel, no? Like yung sinasabi nyo nga, kung paano nyo i-prepare yung training program bawat age category, magkakaiba, dama, di ba? So, ganun din yung approach na dapat nating i-deliver sa mga players. Mapa-grassroots, mapa-amateur, mapa-professional. And syempre, magkaiba yung approach pag professional. Kasi, it's more of the tactical aspect of the game saka medyo of the mindseting of the players. Pero kung grassroots yung pinag-uusapan, syempre, kailangan inaalagaan, ninurture mo yung player. Importante yan. Okay? So, pinag-usapan naman yung injury, sabi ni Coach Aris, syempre, you as the coach, you are the immediate medic, di ba? Kaya, importante siya. Kung hindi ka you will not try to learn mag-seminar, ayaw mo matuto, then better stop coaching. Okay? Napaka-big statement yun, Coach Joel. Right. And that's very accurate, actually. Right. So, Coach, may isang question dito galing sa DepEd din, no? So, maraming nanonood sa atin sa DepEd. Hey, very interesting sila. Siguro, na nakita niya yung pagiging professional coach mo, baka gusto mong i-share ano yung best memories mo daw as a player and as a coach. Siguro kahit isa lang, coach. Nag-iisa lang siya as a player and as a coach. Ano yung pinaka-best? Coach, ito lang masa... Yes. Ang pinaka-the best doon, if you are playing or you are coaching outside your country, wearing the flag, that's already achievement.
Yun. Napakaganda. Wearing the flag. Yes. So the representation yun yung, of the yes, yung yun yung pinaka the best coach, pinaka the best. Now sa ilang tao nandiyan sa dito sa Pilipinas, ikaw yung the choosing one or isa ka sa napili, malaking ano na yung coach sa buhay mo. Hindi mo na makakalimutan yan. Yan yan. True. Wearing the flag. Philippines. Okay, coach. Proceed sarap. Sa medyo ano to eh. Ito yung question namin. Nagsimula to kay Coach Aris Bukalan. Dahil despite yung nangyari kanina na technical problems, we are still here. No? Ano, coach? Yung target natin na time, medyo mas mahaba tayo doon. Pero maraming nanonood sa atin, maraming nakikinig dahil sa magandang mga advice mo. Kung bibigyan ka ni Jeannie ng isang wish, Coach Joel, ano yun? Okay. Isang wish lang. Gusto kong may balik yung buhay kong nakaraan. Ayun. Para maayos ko. Yun, no? Grabe. Bakit, Coach? Explain mo kung bakit. Ano ba yung ayaw mo na nangyari? Because I'm trying to fix my direction until now. So kung maganda ang simula ko, maganda ang direction ko. Malalim. Ba, malalim. Malalim. Pang telenovela. Kaya kung may babalik ko lang, yun eh, kung may babalik ko lang, sana naiayos ko yung naituwid ko yung daan ko. Kaunti. Grabe. Wow. Grabe. Hindi grabe. Naman lahat, di ba? Yung kaunti lang. Oo, naman. Pero kahit pa paano, coach, mas magandang experience pa sana yun. Yun. Coach. May tissue ka dyan? May tissue ka dyan. Mayroon, coach. Saging lang dito. Down ng saging lang, coach, dito. Joel. Joel, nakikita mo ba itong picture? Pero, coach, Joel, ha? Oh, yes. Coach Aris. Nakikita mo ba picture? Sino ba yan? Bakit? Coach Joel, kasi... Ay, football player din yan. Yung kumakanta na yan. Oh, magaling kaya, din yan. Coach, kaya kung pinapakintayin... Kaso lang, nag-migrate sa Canada yan. Coach Joel, kaya ako pinapakita yung picture. Okay? Kasi... That yung owner. Noong naging coach, nag-coaching course tayo, pinakitaan mo kami ng talent mo as a singer. Baka pwede mo naman paunlakan yung mga natin. Okay? Baka pwede mo paunlakan sila. Isang linya lang dyan. Isang linya. Kahit mga dalawang linya. Makita, marinig nila na ano ba yung joke. Aside being a funny... Frank Sinatra. Diba? Aside from being a funny man, no? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang ating puso'y mayroon ng laman? Yun! Yun na yun! Ikaw nga, Coach Aris. Oo. Coach Mike, kontento ka doon? Parang kulang pa eh. Kulang pa. Coach, baka gusto mo pang dagdagan pa. Tuloy mo pa konti. Medyo marami nanonood. Maganda yung boses mo eh. Oh. This line na lang. Abang buhay ka pa. Sa live na lang, Coach. Coach Joel, abang buhay ka pa. next episode mo na lang, Coach. Next episode na kantahan ng coaches. Baka wala nang mangyayaring next. Wala, coach, mapapaiyak coach na tayo. Coach Joel. Eh. Pag kumakanta na ako ng totoo, coach, baka mapapaiyak tayo. Yun, no? Pwedeng magbigay rin ng payo, Coach Joel, kasi naging kasama kita. Tapos very emotional ka. Masyado kang nag-share ng mga ano and
Nagulat naman ako sa sinabi mo na wish na yan. Kasi nung yung mga nanonood, ano, kasama ko si Coach Joel sa AFC Ateneo for 5 years. Kasi bumalik ako dito sa Baguio. And lagi niyang kinikwento, pag darating yung time, mag-retire ako, babalik ako sa San Carlos. Magre-relax ako doon, sa beach. Tapos relax lang yung buhay, walang football, di ba? Eh ngayon, tuwang-tuwa ako nung nalaman ko na andyan ka. Tapos sabi mo, yung wish mo, medyo akala ko nga sa ang sasabihin mo, natupad na yung wish ko. Ngayon, may hugot ka pala. Ang payo ko lang, Coach Joel, ano? Bilang ano, ang payo ko. Sana huwag mo masyadong isipin yung sinasabi mo na may babaguhin ka. Kasi siguro, gusto ng Panginoon talaga na ganito ka ngayon. Di ba? Kasi kung may nangyari noon or may changes noon, baka hindi ka na andyan ngayon. Wala kang bahay, hindi ka nagpo-push up. Wala kang buhok na ganito, di ba? Hindi ka makakanta. So, para lang hindi mo masyadong dibdibin. Ah, coach, ano lang naman eh kung ang tanong kasi niya, kung maibalik mo yung panahon, kung ano yung gusto mo. Oh, yun ang gusto ko eh, na sana natuwid ko ng maayos. Hindi kasi siya natuwid eh. Imbis konti lang ang natutulungan mo, baka mas marami pang natutulungan mo ngayon. Coach Joel, ang sabi ko, kasi hindi Coach Joel, ang sabi ko, kung bibigyan ka ng isang wish, so yun yung wish mo, gusto mong maibalik, gusto mong maisaayos. Oh, masayos. Masayos ba? Baka marami pa akong natutulungan ngayon. Okay. Yun. Yun yung mga ups and down ko, mga failure sa buhay. Na parang I'm trying to, until now, I'm still trying to correct my line. Kasi yung linya ko medyo, pero almost there. Sige coach, baka masyado ka na, baka mamaya umiiyak ka na dyan. Bago ko iba itong football life question na to, kailangan shoutout ka muna. Shoutout ka muna ulit, no? Shoutout ka muna, tapos i-share muna yung mga gusto mong i-shoutout. Kasi marami pa rin nanonood sa atin. Thank you sa lahat ng mga nanonood. Oo, sige. Shoutout ko yung mga frontliners natin. Yun. Ngayon, coach, ha? Kasi until now, nagtatrabaho pa rin sila sa atin. Tapos yung dito sa San Carlos, ng football, tennis club, San Carlos Tennis Club, sa Kata, mga good friends natin dyan, shout out. Saka, coach, yung mga, ano, yung dyan sa Manila rin, shout out, dahil mayroon ako mga ibang kaibigan na hindi ako nakapagpasalamat lahat. So, shout out sa inyo. So hopefully, matapos ng pandemya natin para magkita-kita na tayo ulit. No? Makapag-umpisa tayo ulit at gaganda ang buhay natin, sigurado niyan. Kasi we learned our mistakes. Ito, mga reminders lang naman ito ni God sa atin. So sana sisirisuhin na natin siya. No? So shout out sa mga, sino pa ba mga friends ko diyan? Oh. Basta shout out sa iyo Coach Aris, ha. Yun. Si Coach Aris C ba 'yan? ikaw 'yan. Ikaw. At saka si Coach Aris A na din. Ako Coach Aris Kaslid. Shout out Coach Maro. Shout out, man. Ay, maro pa pala si Marlin. Shout out kay Marlin. Yun. So, Gabriel. Meron, Coach Aris, Coach Joel. Papanggitin natin yung mga nanonood pa ngayon. No? May wish, sana walang nagbago sa'yo. So may mga nanonood pa sa atin. No? So, sige. Si Coach JP Merida. Nandyan pa rin okay. Si Coach Maor. Shout out kay Coach JP Merida. Okay, so si Jerry Soriano, ito yung mga student namin sa Benguet. Sa nung nag-understudy ako kay Coach Aris Kaslib.
JR Malayo, naging player ko to sa Stallion last time. Oh, si Totoms, Coach Totoms. Coach Toms, Coach Tommy. Okay, thank you for watching. Okay, I hope thank you for watching, Coach. Susunod kayo. Susunod kayo. Coach JP, malapit ka na, di ba? Nakaschedule ka na sa Thursday. Thank you. Coach, minention pa si... Sabi pala ni Coach ano JP, thank you daw. Sabi ni Coach JP. Sabi ni Coach sa'yo, Coach Joel. Thank you. Talaga. Coach, minention ko rin kay Glenn Ramos eh kasi... Filippo Caballero pala, Coach. Nanonood sa atin. Filippo Caballero. Nanonood. Ah, okay. Ah, okay, kilala ko yan. Shout out. Coach Joel, may babanggitin ka, sabi mo. Eh, si Coach Glenn Ramos din. Yun. Oh, si Coach Glenn Ramos. Baka pwede rin mo nang padaanan yon. Yes. Rin, line up sila. Kasi, mga kasama yan sa mga coaches na mga... Kasi mas... Coach, mas ano sila doon eh. Medyo ano sila doon sa lockdown nila eh. So, dapat marinig din natin sila. Yes. So, mga coaches na nanonood ngayon, sa mga players, nandito na po tayo sa isang question na lagi namin itinatanong sa mga nagiging guest namin. Okay? So, pakinggan natin yung magiging sagot ni Coach Joel. Coach Joel, ang... Habol ko muna, Mike. Ah, sige. Meron ko pang itatanong. Oh, meron din dito si Jason Costanilla ulit, Coach Joel, ha? Sabi niya, ba, talagang shoutout mo si Marlene sa, ano, ha? Love team mo sa AFC. Oh, tapos si Jacob Gomez. A new player ng NDN, ha? Hindi natuwid. Parang yung buhok nyo, sabi niya. Ayun, yung iba na banggit ko na. So, Coach Mike, go! Coach Joel, yung football life kasi, yung concept ng football life is football is a way of life. No? Football is life. Okay, so, ngayon, ito yung tinatanong namin sa lahat ng mga nagiging guests namin. Para sa iyo, Coach Joel, ano ang football para sa iyo at ano ang naitulong ng football sa buhay mo? For me is more than life. Yan lang, Coach. Kasi ano siya eh, siyang nag without the football. Kasi una-una guys, Coach, number one sports yan. Sa whole world. Basta yun lang masabi ko, Coach. Yung football is more than life. Okay. Football for me is more than life. Napakagandang ano. Ang doon ano? Ang buhay, Coach, kumbaga. Kasi... Yeah. Tapos isingit ko yung hugot ni Coach Joel kanina, di ba, na family. Kasi yun rin yung na-mention niya eh, na sobrang trabaho niya sa coaching, parang napabayaan niya yung family side. Pero not totally, pero parang ganun. So I think yung gusto ni Coach Joel na football is I think nire-refer niya rin sa family. Tama? Correct, Coach. Shoot mo. Grabe ka. Shoot! Grabe. Siyempre, nababasa ko yung nasa utak mo eh. Grabe ka talaga. Alam mo, Coach Joel. Kaya nga idol kita eh. Coach Joel, kaya nababasa niya kasi na-experience niya sa ngayon. Yeah. Ano? Ano? Coach Mike, pwede na ba akong mag-shout out? Yes, tapos papasok na rin ako. Tapos magpapasalamat na tayo sa guest natin na si Coach Joel. Go, shout out. Yes. So, first, maraming salamat Coach Joel, ano? At nag-share ka dito, Coach, sa channel natin. So, napaka-laking tulong yun. Lalo na sa mga other coaches, yung mga upcoming coaches, players din, yung mga program sports management, ano, na later on mapapanood nila. So
Thank you. Kung meron lang ganito noong time natin, eh, di mas maganda kasi huli na eh. Late na yung mga info minsan. Tapos kailangan magbayad ka pa. Ito, libre na. Libre na tong ginagawa mo. Libre sa host. Libre na to. So, thank you very much. Huwag ka masyadong humugot ng ano kasi baka ano, baka mahirap na, nag-iisa lang ako dito, mahirap. Oo. Huwag masyadong humugot, baka hindi lang yung buhok sa taas yung mawala eh, bababa na 'yan. Okay? So, ako naman kung yung mga hindi pa po nagsusubscribe sa channel ko, Aris TV. Ay, grabe. Tama, Aris TV. May mga videos tayo doon ano for basic coaching, especially sa futsal. Basic. Tapos may mga gagawin pa po tayo na coaching na rin. Tapos sharing ko na rin sa experience ko. Tapos may mga videos na rin ng adventure dito sa Cordillera kasi pinagyayabang ko yung ganda ng Cordillera dito. Mm-hmm. Nagbabike kami, tapos mini-video ko. Di ba? Tapos kung ano yung ginagawa, update na rin sa mga parents, players, ginagawa ng Department of Education, sinishare ko na rin sa YouTube channel ko, Aris TV. Kaya mag-subscribe na kayo, libre naman eh. Ipindot nyo lang yung ano, yung subscribe button, tapos yung bell, yun lang yun. So, thank you, Coach Joel. Tapos Mike, ikaw na. Congratulations, ha, Coach Aris. Ha. So, yun. Suportahan natin yung Aris TV, no? So, kami dalawa ni Coach Aris ang isa rin sa mga gumagawa ng mga videos ngayon. Pinagtutulungan namin para makapag-share kami sa inyong lahat ng mga simple things, mga basic sa football na pwede natin gawin sa bahay, no? Sa mga sa inyo lahat na nanonood na sinishare namin to para makatulong, no? Especially na nasa pandemya tayo kasi ang struggle natin ngayon hindi lang naman talaga yung hindi tayo makalabas, wala tayong income, pero malaking factor din ngayon yung depression, no? Maraming naapektuhan ng mga nangyayari ngayon. Of course, wala tayong income, nahihirapan tayo, pero by means of exercise, yung tagline na play at home na nilalagay ko sa aking mga videos, yun yung mga pwedeng gawin ng mga bata. O pati yung mga coaches, pwede rin sa mga players ninyo, pati rin yung mga kamag-anak natin pag gusto natin sila mag-workout. Okay, so, huwag niyong kalimutan din, syempre, na kami ni Coach Aris, na sa akin din, mag-subscribe, click niyo yung like button, saka mag-subscribe doon sa Coach Mike TV. Yan naman yung mga videos na sinishare ko, mga basic football drills na pwedeng gawin sa bahay. Meron din na sa labas at saka yung mga experiences din na na-encounter natin. So, tama. In behalf of Football Life TV, Coach Joel, we would like to thank you, Coach, for being welcome, Coach, anytime. Maraming Coach, pa-shout yeah, sorry. Pa-shout out naman kay ano, kay Coach Maor kung naintindihan niya. Coach Maor. We would like to shout out also to Coach Maor for supporting and being with us, watching all the way from Spain. So, Coach, you're also in line, huh? So, be ready also. Coach Mike TV, subscribe and click the the bell button para lagi kayong updated sa videos. So, Coach Joel. Ice TV! Coach Mike TV. Thank you, Coach. Oh, syempre, yung partner namin na isa rin na tumutulong din sa GK, sa goalkeeper, si Coach, okay, Coach Noel. Coach Noel, GK Marks. Marks TV. Nandiyan na rin si AA Learning, Anthony Albao Learning. So, shout out din sa inyo. Yes. Gumagawa ng videos. So, sa lahat ng mga coaches,
i-subscribe natin yung mga YouTube channels na yan. Tapos, i-share natin doon sa mga players natin. Kasi iba-ibang mga drills ang ginagawa namin. Merong pang goalkeeper, merong pang futsal, may pang football. Para din ma-share natin, no? Since lahat ng mga bata ngayon, lagi naman online, click lang nila. Panoorin lang nila yung video. Tapos, pwede na nilang gawin sa bahay. Okay? So, yun lang. I hope meron tayong natutunan sa gabing ito. Katulad ng interview kay Coach Aris on the episode 1, umabot ng 2 oras. Ngayon, 2 hours ago. Masarap po yung kwento. But pero thank you rin po sa lahat ng nanonood. Kasi na-appreciate niyo yung for staying along. Alam namin na you give time para panoorin kami. Okay, so yun lang. Football Live. Ingat kayo parate and stay safe, stay at home.